Dahil sa hirap ng buhay, tindera ng lumpia sa Makati na gawang ipaampon ang anak. Pero makalipas ang ilang taon ay nag-apply siya bilang kasambahay sa nag-ampon sa anak niya. Ano? Buntis ka? Paano ka mabubuntis? Eh, birhen ka pa naman. Ako si Birhen Maria? Nako, umayos ka, Radith. Dahil baka mabigwasan kitang bata ka. Inay, buntis nga po ako. Niminsan ay hindi naman kami nagsiting ng nobyo ko. Hanggang halikan lang naman po kami. Ano yun? Nakakabuntis na ba ang halik ngayon? Abay, malay ko sa'yo. Ano ba kasing nangyari? Wala nga pong nangyari sa amin ng boyfriend ko. Basta po isang araw nagising na lang akong buntis. At hindi ko alam kung bakit at paano. Ay nako, tigilan mo nga kung bata ka. Baka nalipasan ka lang ng gutom. Paano kaya nabuntis ang dalagang si Radith? Gayong birhen naman siya. Sabay-sabay po nating pakinggan ang kakaibang istorya na ito. Nawa ay samahan ninyo kami hanggang sa dulo. Paano kung hindi mo kayang alagaan ang iyong pagbubuntis? Magagawa mo bang ipamigay ito para sa ikagaganda ng buhay ng anak mo? Rose, anak, hindi ko alam kung paano ka bubuhayin mag-isa. Kaya patawarin mo ko, pero kailangan kitang ipaampon sa mayamang pamilya para mabigyan ka ng magandang buhay, saad ni Radith. Rose ang ipinangalan ni Radith sa kaniyang anak dahil mula ito sa pangalan ng ina niyang si Aling Rosa. Handa na si Radith. Pinitas niya ang Rosa sa kanilang bakuran at kinuhanan ito ng tinik saka maingat na inilagay sa maliit na basket kung saan naroon ang kaniyang anak. Tinahak niya ang napakahabang daan papunta sa Makati kung saan naroon ang isang kilalang mayamang pamilya. Doon niya iniwan ang bata sa labas ng gate. Anak ko, patawarin mo ko. Pangako, kukunin kita kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at kaya ko nang buhayin ka. Humihikbing sa ad ni Radith, umalis na nga siya bago pa may makakita sa kanya roon. Makalipas ang isang linggo, itinuloy ni Radith ang pag-aaral. Nagtitinda siya ng lumpia sa gabi habang nag-aaral sa umaga. Pinasok na rin ni Radith ang pagtitinda ng balot, chicharon, barbecue at kung ano-ano pang street foods para may panggasto siya sa kaniyang pag-aaral. Ngunit nangungulila siya sa kaniyang anak. Anak ko, gusto na kitang makitang muli. Parang hirap palang mag-aral kung wala ka sa tabi ko, sambit ng dalaga. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Lumpia! Lumpia! Bili na kayo ng lumpia dyan. Mainit pa ito at sobrang sarap ng laman. Bili na kayo. Puno ng enerhiya na sigaw ng dalaga na si Radith. Maaga pa lang ay naglalako na siya ng lumpia hanggang sa pumwesto na ang dalaga sa basketball court kung saan maraming mamimili. Maraming mga tao sa paligid dahil nakapuesto ang dalaga sa gilid na bahagi ng basketball court kung saan naglalaro ang mga player. Marami ding nanonood ng mga babae at bakla. Kaya tsak ni Radith na uuwi siyang nakangiti dahil paniguradong mauubos ang kaniyang panindang lumpia. Ate, kuya! Bili na kayo na itong lumpia ko. 5 piso lang ang isang piraso. At ang sarap-sarap nito kasi syempre, ako ang nagluto. Ginamitan ko to ng special recipe. Paghamok na nga ni Radith sa dumadaan na magkasintahan sa kaniyang harapan. Masarap ba talaga yan? Baka naman pinagluluko mo lang kami. Mataray na tanong ng babae habang nakahawak sa braso ng nobyo nito. Bahagya namang tumawa si Radith dahil sa tinura ng kaniyang kaharap. Naku miss, masarap bang magmahal ang boyfriend mo? Nakangiting tanong ni Radith. Nakakunot noon namang lumingon ang babae sa boyfriend nito at saka mabilis na tumango. Oo naman, sagot ng babae kay Radith. Samantalang tahimik lang na nakangiti ang lalaki. Kung ganun, kasing sarap ng pagmamahal niya sa'yo ang lumpia ko. Kaya subukan mo na. Naku, mukha pa namang nagugutom ang boyfriend mo, saad pa nga ni Radith. Sige na nga, singhal ng babae na siyang ikinatuwa ni Radith. Ayun, bibili ka rin naman pala. Ilan ang gusto nyo? Mabilis na tanong ni Radith. Agad namang nagtanong ang babae sa tahimik nitong boyfriend. Babe, ilan ang gusto mo? Tanong ng babae. 5 lang siguro, babe, tugon naman ang lalaki. O sige, bigyan mo nga kami ng 10. Bilisan mo ha,
May laro pa ang baby ko. Nakabusangot namang tura ng babae. Mabilis na kumilos si Radit, ngunit hindi niya pa rin napigilan ang pagtalak ng kanyang bibig. Likas kasi sa dalaga ang pagiging maingay sa lahat ng pagkakataon. Baby? May baby ka na pala ate? Naku naman, bata-bata mo pa. Kaya ba ninyong buhayin yan? Tanong pa nga ni Radit habang hinahanda ang lumpia ng magkasintahan. Ano bang pinagsasabi mo? I'm talking about my boyfriend. Siya ang baby ko. Di ba babe? Mataray namang saad ng babae habang natatawa lamang ang kaniyang nobyo. Ay nako, pasensya ka na. Akala ko bata eh. Boyfriend mo palang tinutukoy mo. Oh, heto na ang lumpia ninyo. Mag-enjoy kayo sa pagkain, masarap yan. Iniabot na nga ni Radit sa magkasintahan ang mga lumpiang ibinalot niya sa plastik. Lumakad na nga paalis ang magkasintahan pagkatapos magpasalamat ni Radit sa mga ito. Ibang klase na pala ang baby ngayon? May balbas na? Ay nako, akala ko ako lang may ganun. Sila rin pala. Bulalas ni Radit sa kabahagyang natawa nang maisip niyang ang kanyang nobyo na si Patrick. Pagkatapos niyang kiligin, sa sarili niyang iniisip, muli siyang nagsisigaw upang maibenta ang kanyang panindang lumpia. Makalipas pa ang ilang minuto ay dinagsa na nga siya ng mga mamimili at karamihan sa mga ito ay lalaki. Hindi nagtagal, naubos din sa wakas ang lumpia ni Radit. Naku naman, ang bilis mo umubos ha. Ibang klase talaga ang mga taglay kong karisma. Feeling ko, yayaman ako kapag gagamitin ko lang ganda ko eh. Saad ni Radit? Saka muli na tumawang tawa na tila walang ibang tao sa kaniyang paligid. Pauwi na sana si Radit nang biglang may isang foreigner ang lumapit sa kanya. Excuse me miss, do you still have your lumpia? Tanong ng lalaking foreigner gamit ang buo at baritonong boses. Agad na napalingon si Radit sa kinatatayuan ng foreigner at nang masilayan ng dalaga ang kakisigang taglay ng foreigner. Tila ba nag-slow motion ang lahat ng mga tao sa paligid ni Radit? Hindi na namalayan ng dalaga ang kusang pagalaw ng kaniyang labi at humulma ng isang abot langit ng ngiti. Kahit may boyfriend na si Radit, nakuha niya pa rin kiligin sa ibang lalaki, lalo na't foreigner ito. Yes? Iyon lamang ang tanging salita na lumabas sa bibig ng dalaga habang nakangiti ng malapad at bahagya pa ngang kumikislap-kislap ang kaniyang mga mata. Really? Give me 20 pieces please. I've tasted your lumpia from my friend and it's really delicious. Please, I'll buy 20 pieces of your lumpia. Excited na tura ng foreigner. Samantalang si Radit ay tila nawawala na sa sarili at patuloy pa ring nagpapantasya. Mula sa mga mata ng foreigner ay bumaba ang tingin ni Radit hanggang sa paa ng lalaking kaniyang kaharap at muli namang itong tumaas. Sa madaling salita, pinasadahan ni Radit ng isang maligkit na tingin ang lalaking foreigner mula ulo hanggang paa at mula paa hanggang ulo. Can you buy me instant, my love? Malanding tura ni Radit sa kanang beautiful eyes at hinawi ang nagulo niyang buhok saka ito iniipit sa kaniyang tainga. What? Naguguluhan namang tanong ng foreigner. Excuse me, miss. Are you okay? Dagdag pa nito. Hindi pa rin nakasagot si Radit bagkos ay tila naglalaway na siyang nakatitig sa kaniyang kaharap. Hanggang sa bahagya na ngang pinitik ng lalaking foreigner ang noo ni Radit. Ouch! Aray! Masakit yun ah! Singhal ni Radit nang makabalik na sa katinuan ang dalaga. I told you, I'll buy 20 pieces of your lumpia. Muling sabi ng foreigner. Naku, naku! Wala na akong lumpia, sir. Wrong timing ka naman. Ubus na kasi. Gusto mo bang mag-order? Pwedeng-pwede yun. Sabihin mo lang sa akin ang complete address mo at ako nang bahalang mag-deliver. Basta ikaw, may free delivery. Gusto mo, dun pa ako magluto sa bahay mo eh. May special service ka pa sa akin. You want? Mahaba at malanding saad ni Radit habang patuloy pa ring nakangiti. Umiling-iling naman ang foreigner bilang tanda na hindi niya nagustuhan ang tinura ng dalaga. No thanks, maybe next time. What a flirtatious woman. Nandidiring tugon nito saka tumalikod na kay Radit. Ay sir, wait lang! Come back here! Sigaw ni Radit, ngunit hindi na nga siya nilingon pa ng foreigner. Yan tuloy. Nag-walk out ng hot and spicy sana nating pulutan self. Ang landi mo kasi. Bulong ng dalaga sa kaniyang sarili, ngunit agad rin siyang napasinghal.
Pero at least, virgin ka pa. Hindi na malaya ni Ramid na napalakas ang kaniyang boses dahilan upang magtinginan sa kaniyang gawi ang mga tao sa paligid. Maging ang mga lalaking naglalaro ng basketball ay saglit na napahinto at napatingin sa dalaga. Sa lakas ba naman kasi ng boses ni Radit at iyon pa talaga ang kaniyang nabigkas. Tiyak na makukuha niya ang atensyon ng karamihan. Naku naku, pasensya na po. Huwag niyo na akong pansinin. Bye-bye, babu, goodbye Philippines, yuhu! Natataranta na ngang sigaw ni Radit habang tumatakbo na palabas ng basketball court. Pagkarating ng dalaga sa labas, agad niyang sinapo ang kaniyang noo dahil sa nagawang kahihiyan. Ano ka ba naman, Radit? Bakit ba kasi ang ingay-ingay niyang bibig mo? Wika ng dalaga. Pero totoo namang virgin pa kaya ako. Hindi ka dapat mahiya. Laban! Dagdag pa nito. Maya-maya pa'y lumakad na si Radit pauwi sa kanilang bahay. Ngunit bigla niyang nakasalubong si Patrick, ang kaniyang nobyo. Uy, babe, ikaw pala yan? Uwi ka na ba? Bungad ni Patrick habang nakangiti ng malapad. Oo naman, pagod kaya ako. Dalin mo nga ako tong bit-bit ko. Saat ni Radit, saka inabot kay Patrick ang dala niyang lagaya ng lumpia. Akma pa sanang tatanggi si Patrick ngunit sa huli na naig din si Radit. Hindi kasi gentleman ang nobyong ito ng dalaga. Buti pa siguro, dun muna tayo sa bahay namin. Maraming snacks dun, gusto mo? Alok ni Patrick habang sinasabayan sa paglalakad si Radit. Snacks ba ka mo? Oo naman, gutom na rin pala ako. Mabilis na tungo ng dalaga. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nakarating na rin si Radit at Patrick sa kanilang pinaroroonan. Pasok ka, babe. Masayang pag-aya ni Patrick, agad namang sumunod ang dalaga. Pasensya ka na makalat ha. Wala kasi rito ang maid namin. Saad pa ng binata? Nasaan ba sila? Tsaka ang tahimik yata ng bahay niyo ngayon. Nasaan sina tita at mga kapatid mo? Tanong ni Radit habang tinatapunan ng tingin ang buong paligid ng malawak na bahay na kaniyang nobyo. Nag-shopping sila kasama ang mga maid. Ewan ko sa mga yun. Baka bibilhin nila ang buong mall. Tugon ni Patrick sa kabahagyang tumawa. Medyo mayaman kasi ang pamilya ng binata. Tumangot-tungo na lamang si Radit. Maya-maya pa'y inalok na siya ni Patrick na pumasok sa kwarto ng binata. Buti pa siguro, doon na tayo sa kwarto ko. Mauna ka na ron, kukuha lang ako ng snacks and drinks natin. Agad namang sumunod si Radit nang walang anumang pag-aalinlangan. Pagkapasok ng dalaga sa loob ng kwarto ni Patrick, dumiretso siya ng upo sa malaking kama ng binata, saka inilibot ang paningin sa paligid. Hindi naman ito ang unang pagkakataon ni Radit na makapasok sa kwartong ito, kaya hindi na siya nagulat pa sa mga nakikita niyang mamahaling gamit. Ito ng snacks natin, babe. Buti pa, mag-movie marathon tayo. Saad ni Patrick pagkapasok niya sa kwarto. Hindi nagtagal, nabuksan na nga ang TV at romance ang kanilang pinapanood. Panayngoya si Radit ng snacks at umiinom din siya ng orange juice na inihanda ni Patrick. Makalipas ang ilang oras, nakaramdam si Radit na lumilipad na paru-paro sa kaniyang tiyan nang tinitigan siya ng binata. Ang ganda at ang sexy mo naman, babe. Bulalas ni Patrick habang nakatingin ng malalim sa mga mata ni Radit. Hindi nakagalaw si Radit dahil sa mga titig na iyon. Tila ba may malalim ding pakahulugan si Patrick sa kaniyang turan. Oo naman. Ano ka ba? Ako pa ba? Pagbibiro pa ni Radit. Maya-maya ay bigla siyang inantok ngunit pilit niya itong nilalabanan dahil gusto niya ang nararamdamang kilig ngayon lalo na't hinahawakan na ni Patrick ang kabilang pisngi ng dalaga. Wala nang ibang salitang binitawan si Patrick. Bagkos ay dahan-dahang bumaba ang tingin ng binata sa malambot na labi ni Radit. Hindi nagtagal, pinagsaluhan ng dalawa ang isang malalim at mapusok na halik. Hindi na namalayan ni Radit kung ano ang sumunod na nangyari. Dahil nagising na lamang siyang nakahiga sa kama ni Patrick at may masakit sa kaniyang katawan, lalo na sa bahagi ng kaniyang pagkababae. Bahagya pa siyang nahihirapang tumayo at tinatawag si Patrick. Babe? Babe? Asan ka? Tawag ni Radit ngunit walang sumasagot sa kaniya. Tuluyan na nga siyang bumangon sa kama at lumabas ng kwarto upang hanapin ang nobyo. Ngunit walang Patrick ang mababakas sa bahay na iyon.
Nagsimula nang magtaka si Radit. Patrick? Babe? Nasaan ka? Muling tawag ni Radit, ngunit wala pa rin sumasagot. Kinuha ng dalaga ang kaniyang cellphone at tinawagan ng nobyo. Ngunit, cannot be reached naman ito. Ay naku, nasaan pa ang lalaking yun? Magpapaalam na sana ako. Magagabi na rin kasi. Bulalas ng dalaga. Sinubukan ulit niyang tawagan si Patrick, ngunit wala pa rin sumasagot. Kaya nagpa siya na lang siyang umuwi na. Baka loobat ang cellphone niya. Makauwi na nga lang, tsak na hinahanap na ako ni nanay. Lumabas na nga si Radit ng bahay at nag-abang ng taxi, saka nagpahatid sa bahay nila. Pagkarating niya, ay agad siyang binungad ng kaniyang ina. Hoy bata ka, bakit ngayon ka lang? Aba, malapit ka nang gabihin sa pagtitinda mo ng lumpia ha? Saad ni Aling Rosa habang kunot na kunot ang noo. Huwag po kayo mag-alala inay, maga naman pong naubos ang lumpia. Tugon ni Radit saka dumiretso sa kusina at uminom ng tubig saka naghahanap ng makakain. Pakiramdam kasi niya ay labi siyang nauhaw at nagutom. Kung ganun, eh, bakit ngayon ka lang umuwi? Saka ba nang galing? Tanong pa ng ali. Magkasama po kasi kami ng boyfriend ko. Diretsong sagot ng dalaga. Hindi naman nagulat si Aling Rosa dahil alam niyang may nobyo ang anak at pinahintulutan niya naman ito. Kasi nasa hustong edad na rin ang dalaga. Oo nga naman. Bakit pa ba kita tinatanong? Ay nako. Bulalas ng alis saka umalis na nga ng kusina kaya si Radit na lamang ang naiwan doon. Pagkatapos kumain ng dalaga, agad na siyang nagtungo sa kaniyang kwarto hanggang sa muling nakatulog. Ramdam din kasi niya ang matinding pagod ng katawan. Sigurong napagod ako kasi sigaw kanina. Aniya, bago tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, maagang nagising si Radit kaya maaga rin siyang pumasok sa eskwelahan. Kasalukuyan pa kasi siyang nag-aaral sa kolehiyo. Ngunit, isang taon na lang, ay gagraduate na rin siya. Wala namang kakaibang nangyari sa klase bukod sa napakaraming gawain hanggang sa muli siyang nakauwi. Naging abala si Radit ng ilang linggo dahil sa sunod-sunod niyang reporting at demo. Kaya hindi na niya nabibigyan ng atensyon si Patrick. Tambak sa gawain ng dalaga at halos wala siyang pahinga dahil kailangan niyang matapos ang mga dapat niyang tapusin. Makalipas ang tatlong linggo, may napapansin kakaiba si Radit sa kaniyang katawan. Anak, halika na, kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong ulam, ang ginataang hipon. Tada! Magiliw na wika ni Aling Rosa. Labis namang natuwa si Radit nang maamoy ang ulam, kaya mabilis pa sa kidlat, siyang tumakbo papunta sa pagkainan at sinimulan ang pagkain. Wow! Ang bango naman ito, inay. Mukhang marami-rami ang mauubos kong kanin ngayon, ha? Natutuwang bulalas ni Radit. Nakangiti namang pinagmamasda ni Aling Rosa ang kaniyang anak. Kumain ka na lang ng marami at magpakabusog ka. Oo naman po, nay. Simula na nga niyang lantakan ni Radit ang nakahain sa pagkainan. Ngunit maya-maya pa ay hindi inaasahan ng mag-ina nang biglang makaramdam ng pagkaduwal si Radit. Oh, ano yan? Anong nangyari sa'yo? Natatarantang tanong ng ali nang makitang akmang masusuka ang dalaga. Magdahan-dahan ka kasi sa pagsubo. Hindi ka naman mauubusan agad niyan. Dagdag pa ng ali. Samantalang si Radit ay tinatakpan pa ang kaniyang bibig ng dalawa niyang kamay saka mabilis na tumakbo patungo sa lababo at doon na nga nagsusuka. Anak ng tokwa naman, no? Napapadalas na yata itong pagsusuka ko ngayon. Bulalas ni Radit. Hindi kasi ito ang unang beses niyang pagsusuka sa loob ng linggong ito. Oo nga naman, anak. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi naman siguro masama ang timpla ng niluluto ko, di ba? Takang tanong ni Aling Rosa. Hindi naman po, nay. Sobrang sarap nga eh. Ewan ko ba kung bakit naduduwal ako eh. Paborito ko naman yan. Parehong walang ideya ang mag-ina tungkol sa kung ano ang nangyayari kay Radit. Wala ring dudang nabubuo sa isipan ng ali dahil malaki ang tiwala niya sa anak at alam niyang hindi gagawa ng hakbang ang dalaga upang masira ang pag-aaral nito.
Nasundan pa ng ilang beses ang ganitong pangyayari hanggang sa may biglang sumagi sa isipan na Radit. Naku naman, dahil sa dami ng gawain ko sa eskwelahan, parang nararamdaman ko ng symptoms ng pagiging buntis. Buntis? Buntis na yata ako. Sa tambak na academic activities. Madalas na akong nahihilo, nagsusuka, at palaging naghahanap ng maasim na prutas. Mahabang pahayag ni Radit, maya-maya pa'y napagtanto ng dalaga. Teka, bakit kasali ang cravings ko sa maasim na prutas? Hindi naman ako mahilig sa maasim ah. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Radit dahil sa ideya na pumasok sa kaniyang isipan. Ngunit, nakakatawa lamang siya. Hindi naman siguro ako buntis. Virgin pa kaya ako? Aniya sa kamalakas na ngang tumawa. Pero, what if? What if buntis nga ako? Dagdag pa niya sa kahuminto sa pagtawa. Ramdam na nga ni Radit ang kakaibang kaba na gumagapang sa kaniyang puso. Natagpuan na lamang ng dalaga ang kaniyang sarili na bumili ng 3 pregnancy test at kasalukuyan na ngang ginagamit ang isa kahit alam niyang siya ay virgin pa. Pabilis na ng pabilis ang pintig ng puso ni Radit habang inaabangan ang resulta ng kaniyang pregnancy test. Hanggang sa kusa niya itong nabitawan nang makitang positive ito. Aba, pinagtitripan yata ako ng pregnancy test ito ah. Pulong ng dalaga habang tumatawa ng malakas. Nag-echo na nga ang kaniyang tawa sa loob ng cubicle ng kanilang paaralan. Ulitin ko nga, bulalas niya. Muli ngang inulit ng dalaga ang pagsuri gamit ang isa pang binili niyang pregnancy test. Hindi maintindihan ni Radit ang kaniyang mararamdaman nang makitang positive na naman ito. Gayunpaman, hindi na niya napigilan ang paghakalpak ng tawa. Anong klaseng trip kaya ito ng mundo sa akin? Ako? Buntis? Virgin na buntis? Naku naman, misaya ba itong nasa tiyan ko? Ang astig naman ito, saad ni Radit habang patuloy na tumatawa. Nang matapos ang kanilang klase, ay nagmamadaling umuwi si Radit upang ibalita ang nangyari sa kaniyang ina. Ano? Buntis ka? Paano ka mabubuntis, ibirhin ka pa naman? Ako si Birheng Maria? Naku, umayos ka Radit, dahil baka mabigwasan lang kitang bata ka. Nakakunot noong tugon ni Aling Rosa nang dumiretso itong ibalita sa kanya ni Radit. Inay, buntis nga po ako. Niminsan ay hindi naman kami nagsipin ng nobyo ko. Hanggang halikan lang naman kami. Ano yun? Nakabubuntis na ba ang halik ngayon? Natatawa namang saad ng dalaga. Abay, mali ko sa iyong bata ka. Ano ba kasing nangyari ha? Pag-uusisa ng ale. Wala nga pong nangyari sa amin ng boyfriend ko. Basta po isang araw nagising na lang akong buntis na ako at hindi ko alam kung bakit at paano. Ay nako, tigilan mo nga kung bata ka. Baka nalipasan ka lang ng gutom. Totoo nga po na eh. Gumamit ako ng 2 legit na pregnancy test. Iyong mamahalin ang binili ko kaya hindi ito papalpak. Saan ni Radit? Ganun ba? Ikaw na ba ang susunod na Birheng Maria at yung bata sa tiyan mo ang ating tagapagligtas? Naku, masaya yan. Natatawang singhal ni Aling Rosa. Ang akala ng ali ay pinagtitripan lamang siya ng kaniyang anak. Kaya nakuha niya pang magbiro. Ngunit, napahinto rin ito nang makita ang kaunting butil ng luhang tumulo mula sa mga mata ni Radit. Teka lang anak, seryoso ka ba talaga anak? Hindi ba ito prank? Huwag mong sabihin sa aking totohanan ito. Buntis ka talaga? Sunod-sunod na tanong ni Aling Rosa. Kaya sunod-sunod ding napatango si Radit habang kagat-kagat ang kaniyang ibabang labi. Saglit na namutawi ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina. Hanggang sa isang malakas na pagsigaw ng may mula kay Aling Rosa. Ang gumulantang kay Radit. Sino ang ama ng dinadala mo? Malakas ngang sigaw ng ali kaya agad na napaluha ang dalaga. Hindi ko nga po alam. Hindi ko alam. Hindi ako nakipagsiping kay Patrick at kanino man. Birhen pa ako, nay. Alam mo yan. Kalokohan. Paano ko nabuntis kung ganun? Hindi ko nga alam. Napahilot na lang si Aling Rosa sa kaniyang sindido dahil sa pananakit nito. Buti na lang at hindi nahimatay ang ali sa nalaman niyang kababalaghan na nangyari sa anak. Alam na ba ni Patrick ang tungkol dito? Biglang tanong ni Aling Rosa
agad namang napailing si Radit. Yun na nga po eh, hindi niya alam. Hindi ko alam paano ko sasabihin sa kanya. Baka magalit siya sa akin at hiwalayan ako. Nag-aalalang wika ng dalaga. Eh, kung ganun, sabihin mo na yan sa kanya sa lalong madaling panahon. At saka alamin natin kung anong nangyari sa'yo. Pupunta tayo ng doktor. Napakabilis ng pangyayari. Nang magkaroon ng lakas ng loob ang dalaga upang ipaalam ito kay Patrick, hindi inaasahan ni Radit na magalit ng husto ang binata na naging dahilan ng pakikipaghiwalay nito sa kanya. Labis na nagulat si Radit nang sa isang iglap ay natapos ang relasyon nila ng binata dahil sa misteryoso niyang pagbubuntis. Kaya para kay Radit, napakabilis ng pangyayaring ito. O ayan, buntis ka nga tunay sabi ng doktor, pahayag ni Aling Rosa. Nang isang araw ay pumunta na sila ng hospital at nagpatingin sa doktor. Oo nga po, Nay. Malungkot na sambit ng dalaga. At yang walang hiyamong boyfriend, wag na wag kang maghahabol dyan dahil hindi mo kailangan ng isang lalaking katulad niya. Mahirap lang tayo kaya nakakalungkot lang isipin pero hindi natin malalaman kung sino ang ama ng bata na nasa sinapupunan mo, anak. Hindi ko alam kung paano nangyari yan. Mahabang pahayag ng ali. Tahimik lamang si Radit, lalo na't unti-unti na niyang nasasagot ang malaki nilang tanong ng kanilang ina. Anak, aminin mo nga sa akin? Pinagsamantalahan ka ba? Biglang tanong ni Aling Rosa na siyang gumulantang kay Radit. Inay naman, bakit ninyo naisip ang bagay na yan? Siyempre hindi po. Mabilis na depensa ng anak. Pero, paano ka nga nabuntis kung birhen ka? Baka naman tulog na tulog ka habang sinasamantala ng sinumang walang awa ang yung pagkababae. Hindi agad nakasagot si Radit kahit pa nagdududa na ang binata. Hayaan ninyo, inay. Sasabihin ko agad sa inyo kapag napatunayan ko na kung anong nangyari sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi masasagot ang tanong natin. Kumunot ang noo ni Aling Rosa dahil sa tinura ng anak. Anong ibig mong sabihin? May ideya ka na kung bakit ka nabuntis kahit birhen ka pa, anak? Parang ganun na nga po. Kung ganun, sabihin mo sa akin. Ina mo ko kaya wag kang maglilihim sa akin, anak. Pagtutulungan natin to. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Radit bago nagsalita. Noong mga nakarang buwan po kasi, dinala ko ni Patrick sa bahay nila at kami lang ang naroon. Ano? Ibig sabihin may nangyari talaga sa inyo? Akala ko pa virgin ka pa. Nagsisinungaling ka lang pala sa akin? Malakas at nakakabingi na sigaw ni Aling Rosa. Inay naman, kumalma nga kayo. Ang ooy ng reaksyon niyo ha. Kalma lang, patapusin niyo muna ako, pwede po ba? O sige, tapusin mo na kasi agad. Tugon ng ali sa kapinilit na pinakalma ang sarili. Ganito po kasi ang nangyari, panimula ni Radit habang kunot noon namang nakaabang si Aling Rosa sa mga susunod na salitang lalabas sa bibig ng kaniyang nag-iisang anak. Sinabi na nga ni Radit yung tungkol sa nangyari noong nakaraang buwan kung kailan naghalikan sila ni Patrick sa loob ng silid nito hanggang sa inantok bigla ang dalaga at hindi niya na alam kung anong nangyari pagkatapos. Ano? Pinagsamantalahan ka talaga ng lalaking yun, anak? Manyak pala yung Patrick na yan. Pinainom ka yata ng pampatulog at nung wala ka ng malay at saka niya nilabas ang kababuyan sa katawan niya. Kaya pala ang lakas ng loob niyang magalit-galitan sa'yo at hiwalayan ka agad kasi baka na niya pala ang lahat? Mahabang pasigaw ni Aling Rosa dahil sa galit na gumagapang sa bawat ugat ng kaniyang katawan. Ewan ko po, inay. Basta pagkagising ko nun masakit na yung bahagi ng pagkababae ko. Baka tama po kayo. Baka nilagyan niya na nga talaga ng pampatulog ang orange juice na iniinom ko para gawin ang binabalak niya sa akin. Alam kasi niyang kahit kausapin niya pa ako ng dahan-dahan tungkol sa pakikipagsiping ay hindi ako papayag kasi gusto ko munang tapusin ang pag-aaral ko. Kaya ganun ang ginawa niya para hindi ako makatanggi. Walang iya siya. Mahaba ring saad ni Radit at wala na siyang ibang maramdaman kundi galit kay Patrick. Tawagin mong lalaking yan, anak. Idedemanda natin siya. Naku na eh. Matagal ko na siyang hindi makontak. Pinuntahan ko na rin siya sa bahay nila pero ang sabi ng kapitbahay matagal na raw silang umalis doon. At hindi raw alam ng mga ito kung bakit. Ano? Aba, tinatakasan tayo. Hayaan mo ng karma ang hahabol sa kanila, inay. Dahil sa nangyari kay Radit,
wala na siyang nagawa kundi ang huminto sa pag-aaral dahil bawal na pumasok sa kanilang paaralan ang buntis. Masakit man para sa dalaga ngunit kailangan niyang gawin ito. Makalipas ang ilang buwan, labis na gumulantang kay Radit ang hindi inaasahang nangyari sa kaniyang ina. Tila nawala si Radit sa kaniyang sarili nang mabalita ang nasagasaan ng kaniyang ina, kaya nagmamadali siyang pumunta ng hospital kung saan ito dinala. Sa kasamaang palad, ideneklarang dead on arrival si Aling Rosa. Pakaramdam ni Radit ay tila sumama na rin siya sa hukay. Muli na namang naramdaman ng dalaga ang napakabilis na masasakit na pangyayari sa kaniyang buhay. Gumising na lang siya isang umaga na nasa tabihan na niya ang bata at wala ang kaniyang ina. Nanganak si Radit nang walang sino mang susuporta sa kaniyang tabi. Ang bilis ng pangyayari, saad ng dalaga habang tahimik na lumuluha. Dati, nagulat na lang ako nang nabuntis ako kahit birhen. Tapos iniwan ako ng taong sumira sa buhay ko hanggang sa iniwan din ako ni nanay. Ngayon, may anak na akong kasama, wika ni Radit. At sa pagkakataong ito ay nakatitig na siya sa bata. Rose anak, hindi ko alam kung paano ka bubuhayin ng mag-isa. Kaya patawarin mo ko pero kailangan kitang ipaampon sa mayamang pamilya para mabigyan ka ng magandang buhay, saad ni Radit. Rose ang ipinangalan ni Radit sa kaniyang anak dahil mula ito sa pangalan ng kaniyang ina na si Aling Rosa. Handa na si Radit. Pinitas niya ang Rosa sa kanilang bakuran at kinuhanan ito ng tinik sa kamaingat na inilagay sa maliit na basket kung saan naroon ang kaniyang anak. Tinahak niya ang napakahabang daan papunta sa Makati kung saan naroon ang isang kilalang mayamang pamilya. Doon niya iniwan ang bata sa labas ng gate. Anak ko, patawarin mo ko. Pangako, kukunin kita kapag nakapagtapos na ako sa pag-aaral at kaya ko nang buhayin ka, humihigbig sa at ni Radit. Umalis na nga siya bago pa may makakita sa kaniya roon. Makalipas ang ilang linggo, itinuloy ni Radit ang pag-aaral. Nagtitinda siya ng lumpia sa gabi habang nag-aaral sa umaga. Pinasok na rin ni Radit ang pagtitinda ng balut, chicharon, barbecue at kung ano-ano pang street foods para may panggasto siya sa kaniyang pag-aaral. Ngunit nangungulila siya sa kaniyang anak. Anak, gusto na kitang makitang muli. Parang ang hirap palang mag-aral kung wala ka sa tabi ko, sambit ng dalaga. Isang araw, labis na natuwa si Radit nang mabalitaan niyang naghahanap ng babysitter ang mayamang pamilya nang pinag-iwanan niya kay Rose. Agad na nagdesisyon si Radit, nag-apply siya bilang babysitter. Bigyan mo ako ng isang magandang dahilan kung bakit kita tatanggapin bilang babysitter ng sanggol namin dito, mataray na pahayag ng mayordoma ng mansyon na si Manang Sally. Bahagyang kinakabahan si Radit dahil marami ang nag-a-apply. Bukod sa malaki ang offer na sweldo, ay kailangan niya na ring makapasok sapagkat gustong-gusto niyang alagaan ang kaniyang anak. Humugot ng malalim na buntong hininga si Radit bago sumagot. Kasi po, naniniwala akong sapat ang aking kakayahan sa pag-aalaga ng bata. At gusto ko ring maranasan kung paano maging isang ina. Gusto ko pong magkaroon ng anak. Kaya magagamit ko ang kakayahan ko at ang sinisigaw ng puso ko sa pagkahilig sa mga sanggol, bahagyang nag-isip ang mayordoma. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita rin ito. Okay, tanggap ka na. Maaari ka nang magsimula bukas. Nagulat si Radit sa kaniyang narinig. Hindi na nga namalay ng dalaga ang pag-alis ng mayordoma sa kaniyang harapan dahil sa tuwang nararamdaman ng babae. Yes! Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Lord. Sigaw pa nga ni Radit saka mabilis na lumabas ng mansyon at bumalik sa kanila upang ihanda ang kaniyang mga gamit. Masakit man para sa kanya ang iwan ang kanilang bahay, wala na siyang ibang magawa kundi gawin na lamang ito dahil ito lang ang tanging paraan para makasama at maalagaan niya ang kaniyang anak na si Rose. Agad ring tinungo ni Radit ang eskwelahan niya upang ipaalam sa kaniyang chairperson na siya ay hihinto muna sa pag-aaral kahit kapapasok niya pa lamang. Hindi na lang po ako tutuloy sa pag-aaral, sir. Mas mahalaga pala ang anak ko kaysa sa pag-aaral ko, bulalas ni Radit nang mapatanto ang tunay na matimbang sa kaniyang dibdib. Maraming tanong ang chairperson niya
At nasagot niya naman ng maayos ang mga ito. Kaya tagumpay rin siyang pinahintulutan ng chairperson. Dumating na rin ang unang araw ng pagtatrabaho ni Radit sa mansyon bilang babysitter ng kanyang sariling anak. Take care of the baby. Wala kang ibang trabaho rito sa mansyon kundi iyan lang. Kaya pagbutihan mo ang trabaho mo. Masungit na habili ng amo ng mansyon. Nakatalikod ito kay Radit habang nakaupo sa swivel chair. Yes sir. Pangako, aalagaan ko ng mabuti ang bata. Maasahan niyo ako riyan. Nakangiting tugon ni Radit. Alright then. Dahan-dahang pinaikot ng lalaki ang swivel chair hanggang sa tuluyan na siyang nakaharap kay Radit. Nang makita ng dalagang itsura ng binata, halos maraglag ang panga ni Radit sa sahig dahil sa gulat nang malaman kung sino ito. Ikaw? Gulat na tanong ng dalaga habang labis na nanlaki ang kanyang mga mata. Yes, it's me. Bakit? Do we have a problem here? Masungit na tanong ng lalaki. Wala po sir. Wala sa sariling sagot ni Radit. Anyway, Petal is the name of the baby. Nabulunan si Radit sa sarili niyang laway dahil sa tinura ng lalaki. Ano po yun? Petal? Paninigurado pa ng dalaga. You heard me right? Wala nang nagawa si Radit kundi ang tumahimik na lamang. Sige po, maraming salamat. Alright, get out of my room now. Wala sa sarili na namang napasunod si Radit sa utos ng lalaki. Anak nang, ang sungit talaga ng lalaking yun. Sa dinami-rami ng lalaki sa mundong to, bakit siya pa? Naku, nakakaiya naman. Pagrereklamo ng dalaga. Ang boss ni Radit ngayon ay walang iba kundi ang foreigner na naging customer niya noon sa basketball court. Isang taon nang nakalipas, natatandaan pa rin ang dalawa ang mukha ng isa't isa. Bakit marunong siyang mag-Tagalog? E foreigner siya. Fluent pa ang Tagalog niya? Nagtatakang tanong ni Radit. Ngunit ipinagsawalang bahala niya na lamang ito at tumungo na lang sa silid kung saan naroon ang sanggol na si Rose na pinangalanan na ngayon bilang Petal. Pagkarating ni Radit sa silid, sumalubong sa kaniyang paningin ang sanggol. Cute na cute itong tingnan habang napapalibutan ng mamahaling kumot at iba pang gamit. Napakalawak din ang silid at ang disenyo ay talagang para sa bata. Hi baby! Bungad ni Radit saka maingat at dahan-dahang kinarga ang sanggol. Kamusta ka? Alam mo, sobrang saya ko kasi kinapkop ka nila at nagkita tayong muli ngayon. Siguro, tadhana na ang gumagawa ng paraan para hindi tayo magkahiwalay. Nakangiting kwento ni Radit habang hinihele ang kaniyang anak. Nandito na ang mami mo. Hinding-hindi na ulit kita iiwan anak. Saad pa ng babae. Inasikaso na nga ni Radit ang kaniyang anak at inilaan niya ang buong araw sa pag-aalaga ng naturang sanggol. Kinagabihan, nakauwi na nga ang boss ng mansyon ngunit lasing na lasing ito. Radit, iha. Halika nga muna rito. Tulungan mo ko kay Sir Elias. Natatarantang sigaw ng mayordoma ng mansyon na si Manang Sally sa tapat ng pintuan ng silid ni Petal. Bakit pumanang? Nagtatakang tanong ni Radit habang kargaan ng kaniyang braso ang natutulog na sanggol. Ihiga mo muna riyan si Petal. Tulungan mo kong ayusan si Sir Elias. Bilisan mo. Ay teka lang po. Akala ko ba babysitter lang ako rito? Tutulungan mo ko, tutulungan mo ko. Sarkastikong tanong ng mayordoma. Eh paano po si si Petal? Sabi ng ihiga mo muna dyan sa higaan niya. Natutulog naman yan kaya tulungan mo muna ko. Akma na sanang tatanggi si Radit dahil ayaw niyang iwanan ang sanggol. Ngunit wala na siyang nagawa nang hinila ni Manang Sally ang kaniyang pulsuhan at saka mabilis na dinala sa silid ng boss nila na si Elias. Oh ayan, bihisan mo muna si Sir. Kasi iluluto ko ng paborito niyang sabaw sa tuwing lasing siya. Habili ni Manang Sally, saka mabilis na namang lumabas ng silid. Teka lang Manang! Huwag niyo po kong iwan dit, Manang! Sigaw ni Radit, ngunit nakalabas na sa silid ang mayordoma. Anak ng tukwa naman oh. Babysitter lang ang trabaho ko rito eh. Hindi ko trabaho magbihis ng taong lasing. Naiinis na bulalas ni Radit habang pinasadahan ang katawan ng foreigner na si Elias habang wala sa ayos na nakahiga sa napakalaki nitong kama. Kung minamalas ka nga naman sa unang araw ng trabaho mo, nakakainis.
Bakit ba kasi itong foreigner na ito ang naiwan pa kay Rose? Yan tuloy. Siya pa ang nakaampun sa anak ko. Bulong ni Radit. Dahan-dahan na ngang lumapit ang babae sa kinaroroonan ni Elias at tiningnan muna ang maamo nitong mukha habang nakakunot noong natutulog. Tignan mo tong lalaking to. Pati pagtulog, kunot na kunot pa rin ang noo. Sobrang sungit talaga ng siguro nito. Panghuhusga pa ni Radit. Sinimula na nga ng dalaga ang pagtatanggal ng butones sa polo shirt ng suot ng lalaki. Tatanggalin ko lang sir ha. Walang halong pangmamanyak to. Promise pa. I swear. Bulalas niya. Elias pala ang pangalan mo. Foreigner na foreigner ka tapos Pinoy naman ang ibinigay na pangalan sa'yo. Iba rin ang trip ng mga magulang mo. Usal pa ni Radit habang patuloy na ina-unbutton ang lalaki. Nang mabuksan ni Radit ng tuluyan ang damit ng pang-itaas ni Elias, bahagyang ipinikit ng babae ang kaniyang mga mata. Naku sir, hindi ko nakita ang abs mo ha. Slight lang. Ilan ba yun? 6 or 8. Pero hindi ko po talaga nakita. Baka isipin ninyo, chinachancingan ko kayo. Hindi oh. Never. Pagsasalita pa ni Radit na parabang naririnig siya ng lalaking mahimbing na natutulog. Sunod na tatanggalin ni Radit ang suot na pantalon ni Elias, kaya hindi mapigilan ng babae ang panginginig ng kanyang dalawang kamay. Naku, heto na tayo sa dangerous part. Huwag po kayong malikot ha, baka mahawakan ko ang mahiwagan ninyong espada. Masugatan pa akong, naku. Bulong ni Radit, bubuksan ko na po ha, wala pa rin halong pangmamanyak to. Dagdag niya pa habang tumitibok ng bilis ang kaniyang puso. Maya-maya pa ay biglang umungol si Elias kaya napahinto si Radit sa ginagawa. Minerva, please don't leave me. I can't imagine a life without you. Please stay by my side. Nagulat si Radit nang magsalita si Elias kahit nakapikit naman ang mga mata nito. Tuloy ay naitikom ni Radit ang kaniyang bibig, ngunit agad rin itong nabuksan. Aba? Nagsasalita ka pala kahit tulog ah. Mukhang nangangamoy broken-hearted pala ang masungit naming boss. Natatawang tura ng babae. Itutuloy na sana ni Radit ang kaniyang ginagawa ng isang iglap ay biglang gumalaw ang mga kamay ni Elias at saka malakas na hinigit ang pulsuhan ni Radit sa kaniyakap ng mahigpit ang dalaga. I love you, Minerva. I love you. Don't leave me, please. I'm begging you. Usal na naman ni Elias habang tulog. Halos hindi na makahinga si Radit dahil sayakap na siya ng kaniyang boss na walang suot pang itaas. Tuloy ay ramdam ni Radit ang malulusog na abs ng lalaki. Ngunit mas hindi makahinga si Radit dahil sa posisyon nila ngayon. Nasa ibabaw lang naman si Radit sa katawan ni Elias at ang boobs ng babae ay nakadikit sa matigas na dibdib ng lalaki. Anak ng tokwa naman oh! Nahalintikan na talaga ako nito. Paano ko makakawala rito nang hindi siya nagigising? Wala sa sariling bulong ni Radit sa kaniyang sarili. Natataranta na nga siya dahil anytime ay maaaring babalik ang mayordoma sa silid at baka makita sila. Kung mahuhuli sila ni Manang Sally sa ganoong posisyon, ano na lang kaya ang iisipin ng mayordoma? Tsak na mahihirapan si Radit sa pagpapaliwanag at baka iisipin pa ng mayordoma na tinitake advantage ni Radit ang kalasingan ng lalaki. Mag-isip ka Radit, mag-isip ka! Kailangan mong makawala sa bisig ng lalaking ito sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, naku, malalagot ka talaga. Buliyaw na nga ni Radit sa kaniyang sarili at saka nag-isip ng paraan kung paano siya makakatakas sa mahigpit na yakap ni Elias. Maya-maya pa ay biglang gumalaw ang lalaki at gano'n na naman. Ang gulat ni Radit ang dahan-dahang inilapit ni Elias ang mukha ni Radit sa mukha niya. Minerva. Patuloy pa rin sa pagsasalita ang lalaki. Naku, hindi na maganda ito. Hindi. Singhal na nga ni Radit. Palapit na ng palapit ang mukha nila sa isa't isa at hindi magtatagal ay magdidikit na ang kanilang labi. Kaya walang masidlan ang pagkaratang nararamdaman ni Radit sa mga oras na ito. Labis na ngang nanginginig ang buo niyang katawan. Sir, bitawan ninyo ko. Mahinang singhal ng babae ngunit sa isang iglap. Nagdikit na nga ang mga labi nila sa isa't isa. Labis na lanlaki ang mga mata ni Radit
dahil sa pangyayaring ito. Dahil hindi makagalaw ang babae habang gumagalaw ang labi ni Elias at hinahalikan ang natutulirong si Radith. Pilit kong mawala si Radith sa isang malalim at mapusok na halik na iyon ni Elias. Ngunit malakas ang lalaki at hindi niya binitawan si Radith. Patuloy lang na gumagalaw nang mapusok ang labi ni Elias hanggang sa pilit na pinapabuka ng lalaki ang bibig ni Radith upang abutin ang kanyang dila. Ang dila ng babae. Hindi na masukat ang panginginig na nararamdaman ni Radith. Pakiramdam niya ay para siyang inililibing ng buhay. Sinikap ng dalaga na labanan ng tukso na huwag tumugon sa masarap na halik ni Elias. Ngunit hindi niya inaasahang natagpuan na lamang ni Radith ang kaniyang sarili na tumutugon na sa mga halik ni Elias dahil sa pag-iinit ng kaniyang katawan. Naku, mahabaging langit! Tila lumakas ang kaluluwa ni Radith mula sa kaniyang katawan. Nang makarinig ng isang malakas na boses kasabay ng pagbasag ng isang mangkok, tuloy ay doon patagumpay na kumawala si Radith mula sa mga kamay at malalim na halik ni Elias. Samantalang tulog na tulog pa naman ang lasing na lalaki. Naku, hindi! Hindi totoo ito! Manasali, hayaan niyo po akong magpaliwanag! Hindi po ang nakita ninyo! I can explain! Sunod-sunod na sigaw ni Radith hanggang natatarantang lumayo kay Elias at bumango ng kama. Sa kasamang palad, misto labang nakakita ng multo si Manang Sally dahilan ng pagkawala ng malay nito at muntikan na ngang bumagsak sa sahig na puno ng bubog. Mabuti na lang at mabilis na kumilo si Radith kaya tagumpay niyang nasalo ang mayordoma. Ngunit hindi na iwasan ni Radith na matapakan ang bubog kaya nasugatan siya mula rito. Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Radith, hindi nagtagal. May tatlong bained ang dumating kaya nagpatulong na si Radith sa pagbuhat kay Manang Sally. Samantalang sa isang maid naman ay agad na nilinis ang mga bubog na nagkalat sa sahig. Nag-usisa pa ang dalawang maid kung anong nangyari sa mayordoma. Ngunit sinabi ni Radith na dalhin na lang muna nila sa hospital ang matanda bago siya tadtarin ng mga tanong. Napansin din ng mga maid ang walang suot na pangitaas nilang boss, maging ang nakabukas nitong zipper ng pantalon. Kaya muli silang nagtanong, pero hindi pa rin ito sinasagot ng matino ni Radith. Ano ba kasing nangyari kay Manang? Pangungulit pa ng isang maid habang tumutulong sa pagbubuhat nito palabas ng silid. Nahimatay nga kasi! Naiinis namang sagot ni Radith, ngunit ang isipin ng babae ay naroon at naiwan sa halik ang kaganapan nila ni Elias kanina. Bakit nga siya nahimatay? Aba malay ko, hindi ko nga alam. Basta, bigla na lang siyang hinimatay, kaya dalhin na natin siya sa ospital. Saad ni Radith, naku, hinimatay lang naman pala. Hindi na natin kailangan dalhin sa ospital. Magigising din agad yan mamaya. Baka ikaw ang kailangan pumunta ng ospital dahil puno na ng dugo ang tinatapakan mo. Oh, baka mamaya mo ubusan ka na ng dugo niyan. Na paano ba ang paa mo? Natapakan mo ba yung mga bubog? Mahabang tanong ng isang maid. Tumango na lamang si Radith sa tanong ng kausap niya. Halata namang nasugatan siya roon. Nagtatanong pa. Kaya mo na ba yan? Ikaw na ang bahala kay Manang ha. Babalik na ako sa silid ni Baby Petal. Saka gagamutin ko na rin itong sugat ko sa paa. Pagpapaalam ni Radith. Oo, kaya ko na to. Ako na ang bahala sa kanya. Tugon ng maid. Ako na lang din ang maglilinis ng dugo mo sa sahig. Alok naman ang isa pang maid. Okay, sige. Maraming salamat sa inyo. Alis na ako. Pagpapaalam ni Radith saka mabilis na lumabas ng silid at bumalik na sa silid ng anak niya na parang bolang lumulokso-lokso dahil sa nararamdamang sakit ng kaniyang paa. Pagbalik ni Radith sa silid, agad niyang tiningnan ang kaniyang anak. Nang makitang mahimbing lang itong natutulog, ay nakahiga naman siya ng maluwag. Buti naman at hindi ka nakaramdam na nasa matinding panganib ang buhay ng mami mo kanina. Nako, ang malas ng unang araw ko sa trabahong to. Ikaw lang talagang nagbibigay ng swerte sa akin kasi pinapakalma mo ang puso ko. Nakangiting saad ni Radith. Pagkatapos ay kinuha niya ang medicine kit na naroon sa gilid ng mesa at saka sinimulang kamutin ang sariling sugat. Nang matapos si Radith sa kaniyang ginagawa, tinatabihan na niya sa kama ang kaniyang anak, saka bahagya itong niyakap at kinantahan.
Maya-maya pa ay sumagi na naman sa isipan ni Radit ang nangyaring halikan kanina. Wala sa oras na napapakit ang babae at muling dinama ang malambot na labi ni Elias. Naku, tumigil ka na nga kakaisip mo, Radit. Malas ang pangyayaring iyon. Kaya huwag mo nang isipin pa. Bulyaw na naman niya sa kaniyang sarili. Kahit pilitin pa ni Radit na pagalitan ang kaniyang sarili at pigilan ang pag-iisip sa halik ni Elias, hindi pa rin maiwasan ng babae ang mapangiti ng malapad. Nang nakatingin lang sana si Radit sa salamin ngayon, talagang makikita niya ang abot langit niyang mga ngiti. Hindi niya mapigilang kiligin sa nangyari kanina. Hindi na malaya ni Radit na nakatulog na pala siya. Kinaumagahan, maaga siyang nagising nang umiiyak niyang anak. Good morning anak, huwag ka nang umiyak. Gusto mo bang dumede? Wait lang ha. Hindi nagtagal ay pinadede na nga ni Radit ang anak niya at agad ring huminto sa pag-iyak ang sanggol. Makalipas ang ilang oras, biglang pumasok sa silid si Elias. Kaya labis na nagulantang at nataranta si Radit. Mabuti na lang at nakaligo na ang babae. Tsaka fresh na rin siyang tignan. How's the baby? Masungit namang tanong ni Elias habang nakakunot ang noo. Maka-how's the baby to? Parang walang nangyari sa amin kagabi. Nakakunot noo ring tanong at bulong ni Radit. What? May sinasabi ka ba? Tanong naman ni Elias. Wala po. Nagsabi ko, bakit fluent kayong magsalita ng Tagalog e foreigner naman kayo? Tugon ng babae. Sinikap ni Radit na kumilos ng normal dahil tiyak na hindi naaalala ni Elias ang mapusok nilang halikan kagabi. None of your business. Just answer my question. Sungit talaga. Bulong na naman ni Radit. Ayos na ayos naman po si Baby Petal. Walang problema. Alright. Then, kung magka-problema ka rito, just call Manang Sally or me. Here. May iniabot si Elias na isang calling card kay Radit at dahan-dahan naman itong tinanggap ng babae. Paano kung wala akong load? Pagbibiro ng babae. What? What? What a what? Umiiling na lamang si Elias sa kinikilos ng babae saka umalis na ng silid ang binata. Sa isip ni Radit, ay pupunta na ito sa sarili niyang kumpanya kaya kung saan siya nagtatrabaho. Pagkaalis ni Elias ay siya na ang nilalaman ng isip ni Radit. Bakit kaya wala pa siyang asawa? Sobrang kisig at gwapo niya naman. Mayaman pa. Siguro napakataas ng standards niya sa babae kaya hanggang ngayon wala pa rin siyang asawa. Bulalas ni Radit. May magiging asawa sana. Nagulantang naman ng husto ang babae nang may isang nagsalita sa tapat ng pintuan at saka walang pasabi itong pumasok ng silid. Manang Sally? Nauutal na bungad ni Radit. Kinakabahan na ang dalaga. Sa matutulis na tingin ay pinukol sa kanya ng mayordoma. Naku naman, dapat pala nilako ang pintuan para wala munang makapasok dito. Hindi pa ako handang mag-isa ni Manang ngayon eh. Bulong ni Radit. Maaari ba tayo mag-usap iha? Seryosong tanong ng mayordoma. Oo naman po. Umupo muna kayo. Nang makaupo ang matanda, sinimulan agad niya ang pake niya kay Radit. Bakit kayo naghalikan ni Sir Elias kagabi? Sinasamantala mo ba ang kalasingan niya? Diretso ang tanong ni Manang Sally habang nakataas ang kaliwang kilay. Parang nabulo ng tuloy si Radit ng sarili niyang laway dahil sa walang prenong tanong ng kanyang kausap. Grabe naman kayo, Manang Sally. Hindi ba pwedeng ako yung... Sinamantala rito? Tanong pabalik ni Radit. Bakit? Ikaw ba ang lasing sa inyong dalawa? Sarkastikong tanong ng mayordoma. Hindi po. Nauutal na lamang nasagot ni Radit. Sino bang lasing sa inyo? Si Sir Elias po. Kung ganun, sino ang sinamantala? Wala po. Mabilis na sagot ng babae. Huwag kang magsinungaling sa akin, iha. Kay bago-bago mo pa rito sa mansyon pero... Kababalaghan na galang ginawa mo. Huwag mong sabihin sa akin si Sir talaga ang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho rito bilang babysitter. Pag-uusisa pa ng matanda. Naku, nagkakamali po kayo. Maniwala po kayo sa akin. Wala akong ginagawang masama. Basta po habang binibihisan ko si Sir Elias, ay narinig ko siyang nasasalita habang tulog at binabanggit niya ang pangalang Minerva. Depensa ni Radit. Agad namang natahimik si Manang Sally dahil sa tinura ng babae. Minerva baka mo?
Tama ba ang narinig ko? Opo, Minerva. Hindi ka ba nagsisinungaling, Iha? Paniniguro pa ng mayordoma. Hindi nga po. Bakit naman ako magsisinungaling? Ni hindi ko nga kilala si Minerva. Sino ba yun? Girlfriend ni Sir OX? Mas tumalim ang paningin ni Manang Sali kay Radit. Oo, ex ni Sir Elias. Tugon ng matanda. Sabi ko na eh, ex-girlfriend niya yun. Ex-fiancé. Nagulat si Radit sa biglang sinabi ni Manang Sali. Hindi inaasahan ng babae na fiancé pala ang akala niya. Ay ex-girlfriend lang. Kusang nagsasalita si Manang Sali kahit hindi naman siya tinatanong ni Radit kung anong nangyari. Noong nakaraang buwan, ikakasal na sana sina Sir Elias at Ma'am Minerva. Ngunit hindi sinipot ni Sir sa simbahan. Nawasak ang puso ng alaga ko dahil doon. Parang nawala ng ganang mabuhay si Sir Elias dahil sa ginawa ni Ma'am Minerva sa kanya. Kaya noong may batang nakita si Sir Elias sa harapan ng gate, parang bumalik ng bahagya ang buhay niya. Labi siyang natutuwa dahil matagal na niyang gustong magkaroon ng anak. Mahabang pagkukwento ni Manang Sali, sa umpisa'y nanlaki ang mga mata ni Radit dahil hindi sinipot ni Elias sa kaniyang kasal. Ngunit agad rin kinakabahan ng sobra ang babae nang mabanggit ng mayordoma ang tungkol sa sanggol. Po? Nakita lamang si Petal sa harapan ng gate ng mansyon? Ano pong ibig ninyong sabihin pag maang-maangan ni Radit? Hindi tunay na anak ni Sir Elias si Petal. Inampun lang ng sanggol na iyan ang alaga ko. Tinuring na rin siya ni Sir bilang sarili niyang anak kahit sobrang ikli pa lang ng panahon nilang magkasama. Sa umpisa nga ayaw ni Sir na kumuha ng babysitter dahil gusto niya siya mismong mag-aalaga sa sanggol. Pero kinumbinsi ko siyang kumuha dahil may malaki siyang kumpanya na kailangan asikasuhin. Tumango-tango si Radit sa kaniyang nalaman. Mabuti naman po at nakumbinsi ninyo. Maraming salamat po. Sambit ng babae. Maraming salamat para saan? Naguguluhang tanong ng mayordoma. Agad namang nataranta si Radit, ngunit mabilis ding kumalma. Ano po, maraming salamat sa pagkumbinsi ninyo sa kanya kasi nagkaroon ako ng trabaho ngayon bilang babysitter. Kinakabahang sagot ni Radit. O siya, alis na ako. Alagaan mo mabuti si Baby Petal ha. Habili ni Manang Sali at agad namang tumango ng sunod-sunod si Radit. Napapangiti na lamang ang babae dahil kahit napakabago niya lamang sa mansyon ay maganda na ang pakikitungo sa kanya ng mga kasamahan niya roon. Lumipas ang ilang buwan, walang ibang nangyayari sa buhay ni Radit kundi ang pag-aalaga niya sa kaniyang anak. Lahat ng kaniyang atensyon ay buong puso niyang itinuon sa sanggol. Hindi rin mapalagay si Radit nang may napansing kakaiba sa ikinikilos ng boss nilang si Elias. Hanggang sa isang araw, lumabas si Radit ng mansyon kasama si Baby Petal at si Elias. Nagtungo sila sa park. Saglit lang, pagbubuksan na kita. Saad ni Elias saka bumaba ng kotse at pinagbuksan si Radit. In fairness ha, nagiging gentleman ang stepdad mo ngayon. Bulong ni Radit kay Baby Petal. Nang mabuksan na ni Elias ang pintuan ng kotse, dahan-dahan nang lumabas si Radit habang karga niya ang kaniyang anak. Nagsimula na silang maglakad sa malawak at magandang park. Saktong-sakto ang panahon dahil hindi mainit, hindi rin maulan. Pwede ba akong magkarga kay Baby? Biglang tanong ni Elias. Oo naman. Anak mo naman ito eh. Nakangiting tugon ni Radit. Maya-maya pa'y biglang bumulong si Elias. Anak natin. Ano yun? May sinasabi ka ba? Nakakunot noong tanong ni Radit nang mapansing may binubulong ang kaniyang kasama. Ngunit hindi niya naman ito narinig. Wala. Ang sabi ko akin ang Baby. Maang-maangan pa ni Elias. Maingat na lamang na inilipat ni Radit si Baby Petal sa bisig ni Elias. Naghanap sila ng mauupuan at nang makakita ay agad ring umupo roon. Takang-taka si Radit dahil kanina pa siya pinagnanakawan ng tingin ni Elias. Kada mahuhuli ito ng babae ay mabilis pa sa kidlat na magiiwas ng tingin kay Elias. Bakit? Biglang tanong ni Radit. Ha? Anong bakit? Naguguluhan namang tanong ni Elias. Kanina ka pa tingin ng tingin sa akin, sir. Bakit? May madumi ba sa mukha ko? Wala. May ganda lang sa mukha mong yan.
kaya ang sarap pagmasdan. Diretsong sagot ni Elias kaya otomatikong namula si Radit at siya naman ngayon ang nag-iwas ng tingin. Ano ba naman tong lalaking to? Walang preno ang bibig. Bulong na naman ni Radit habang nakayuko. Radit, tignan mo ako sa mga mata. Biglang usal ni Elias. Nagtataka namang sumunod si Radit at hindi alam ng babae kung bakit bigla siyang sumunod kaysa tanungin muna si Elias kung bakit. Bakit po sir? Doon palang nagawang magtanong ni Radit. May pag-asa bang maging tayo? Diretso na namang tanong ni Elias na siyang naging dahilan ng pagwawala ng buong kalamnan ni Radit. Po? Ano po? Narinig mo ako. May pag-asa bang maging tayo? Nakakunot noong pag-ulit ni Elias sa kanyang tanong. Nagulat ang lalaki nang biglang tumawa ng malakas si Radit. Siyempre naman. Wala. Hinding-hindi mangyayari yan kasi langit ka. Uling naman ako. Grabe. Ano po bang nakain ninyo ngayon at bigla-bigla nyo na lang akong naitanong niyan? Natatawa nga ang tura ni Radit. Pinilit na huwag ipahalata sa lalaki ang tunay niyang nararamdaman. Habang si Elias ay mababakas ang sakit sa kaniyang mga mata. Wala kang nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang? Tanong na naman ang lalaki. Naku naman. Wala po ano. Hindi pwede yan kasi amo kita. Ang pangit mong tingnan yan, sir. Dahil sa sinagot ni Radit, kusang tumayo si Elias at mabilis na naglakad pabalik sa kotse. Tuloy ay natatarantang sumunod si Radit. Nako, teka lang sir. Hintay ninyo ako. Uwi na ba tayo? Hoy, hintay! Sunod-sunod na sigaw ni Radit, ngunit hindi siya nililingon ng lalaki. Mabuti na lang at naabutan pa ng babae ang kotse. Kaya pumasok agad siya roon at mabilis namang ibinigay ni Elias si Baby Petal kay Radit. Nagmaneho na ang lalaki at wala siyang anumang ingay na nilikha hanggang sa makabalik sila sa mansyon. Pagsapit ng gabi, hindi agad nakatulog si Radit dahil ang laman ng isip niya ay walang iba kundi ang tanong ni Elias kanina sa park. Nakakainis naman oh. Bakit kasi yun agad ang sinagot mo, Radit? Yan tuloy ang napala mo ngayon. Sana sinabi mo may pag-asa siya sa'yo kasi meron naman talaga. Sana ganun ang sinugot mo kahit idaan mo na lang sa pabirong paraan. Ang tanga-tanga mo talaga. Mahabang pagmamaktol ni Radit habang gumugulong sa kaniyang kama. Makalipas ang ilang oras, nakaramdam din ng antok si Radit hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Kinaumagahan, labis na nagulat ang babae nang biglang nakita niya si Elias sa living room ng mansyon at may kasama itong napakagandang babae. Hindi nakatakas sa paningin ni Radit ang kamay ng babae na nakakapit sa kaliwang braso ni Elias. Aba, at sino naman ang bruhitang yan? Kunot noong bulong ni Radit habang tinitigan nang matuli sina Elias at ang kasama nitong babae. Kahapon lang parang nagpapahiwatig ka ng nararamdaman mo sa akin. Tapos ngayon may kasama ka ng ibang babae? Walang hiya ka? Chick boy ka naman pala? Naiinis ngang usal ni Radit. Akma na sanang tatalikod ang babae ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang tinawag siya ni Elias. Oh, Radit, halika rito. Tawag ni Elias. Kinagat ni Radit ang kaniyang ibabang labi dahil sa inis. Bulong pa niya. Nangaasar ba tong isang to? Lumapit na lamang si Radit sa kinatatayuan ng dalawa at pilit niyang tinatago ang kaniyang inis at pagkaselos. Hello po sir, good morning. Good morning din po sa inyo ma'am. Magalang na bati ni Radit. Pinilit niyang maging magalang para rin sa kabila ng kaniyang paninibughong nararamdaman. Love, this is Radit and babysitter namin. Radit, meet the girl who was a special place in my heart. Pagpapakilala ni Elias na siyang naging dahilan ng panlalaki ng mga mata ni Radit at nalaglag na nga ang kaniyang mga pangasasahig. Love? Nauutal na ngang tanong ni Radit. Tumango naman ang babae habang nakangiti lang si Elias. Hi, pleased to meet you, sabi ng babae saka nakipag-shake hands kay Radit. Nanginginig naman ang kaniyang kamay nang tinanggap ito. Pagkatapos ng shake hands ng dalawang babae ay agad na nagpaalam si Radit. If you'll excuse me po, pupuntahan ko lang ang baby, saad ni Radit saka umalis kahit wala pang tugon ng kaniyang mga kausap. Habang naglalakad pabalik ng silid ay wala sa sariling nagmamaktol si Radit. Buisit na lalaking yun. Pinagtitripan niya lang yata ako. Kahapon parang sinasabi niya sa akin, gusto niya ako tapos ngayon, may papakilala na siyang ibang babae sa akin.
At talagang love pa ang tawagan nila. Tsaka special place in his heart pala ah. Love niyang mukha niya. Ang corny. Kadiri. Hindi na napansin ni Radit na nakapasok na pala sa silid pero tuloy pa rin pagdadabog niya sa inis. Akala niya nagsiselos ako. Hindi ah. Ba't naman ako magsiselos dun? Eh mas maganda pa ako sa babaeng yun kung mag-aayos ako. Mukha niya. Hinding-hindi ako magsiselos sa kanila. Bahala sila sa buhay nila. Tura na naman ang babae. Pero, akala ko ba, gusto niya ako. Wala nga siyang sinabi sa akin may gusto siya sa akin pero, ganun na rin yun. Hindi siya nagtatanong sa akin ng mga ganung bagay kung walang nararamdaman para sa akin ang lalaking yun. Dagdag niya pa. Sirang-sira ang buong araw ni Radit dahil sa pinakilala sa kanya ni Elias. Kinabukasan, nakita ni Radit si Elias sa may hardin kasama ang hardinero nilang binata. Close na kaibigan na ni Radit. Ang hardinerong ito magmula nang makapasok ang babae sa mansyon. Radit! Good morning! Biglang nagulat si Radit nang tinawag siya ng hardinero. Pati si Elias kunot na uring lumingon sa gawin ng babae. Isang nakakalokong plano ang nabuo sa isipan ni Radit. Mukhang universe na ang may gustong makaganti ako kay Elias ah. Masaya to? Nakangising bulong ni Radit sa kamagiliw na naglakad palapit sa dalawang lalaki habang suot niya ang napakatamis na ngiti. Hi Troy, good morning! Nakangiting bata ni Radit. Oh sir, nariyan ka pala. Good morning din po sa inyo. Dagdag pa ng babae. Sinadya niyang huwag masyadong pansinin si Elias at doon kay Troy makipag-usap. Ang ganda mo naman Radit. Kasing ganda mo ang bulaklak na nasa paligid. Papuri ni Troy. Agad namang napangiti si Radit at lihim na sinusulyapan ang nakakunot noong si Elias. Naku, alam ko na yan. Palagi mo nang sinasabi sa akin ng mga yan. Wala na bang bago Troy? Patawa-tawang tanong ni Radit. Siyempre, para sa'yo ay meron talaga. O talaga? Sige nga, sabihin mo sa akin kung ano yun. Mas maganda ka kung maging akin ka. Kunwari ikaw ay isang bulaklak, tapos salalagaan kita. Nanlaki ang mga mata ni Radit sa kaniyang narinig, kasabay ng pagtikhim ni Elias. Ay naku sir, nariyan ka pala. Pananadiyang sabi ni Radit saka muling ibinalik ang atensyon kay Troy. Ikaw talaga? Kahit kailan ang sweet-sweet mo. Baka magka-diabetes na ako niyan. Malambing na wika ni Radit. Hindi inaasahang pumitas ng isang bulaklak si Troy at ibinigay ito kay Radit. Kaya lalong kumunot ang noo ni Elias at walang pasabing naglakad paalis ng hardin. Hindi naman nagtaka si Troy sa ikinikilos ng amo niya. Ngunit si Radit ay nagbubunin na ang kaniyang kalooban. Pakiramdam ng babae ay nakaganti rin siya kay Elias. Akala ni Radit ay tuluyan ang nakalayo si Elias. Ngunit hindi pa pala. Radit, bumalik na sa trabaho mo. Hindi kita binabayaran dito para makipagharutan. Sigaw ni Elias mula sa malayo. Naku, tinawag na ako ng masungit nating amo. Paano ba yan? Mauna na ako sa'yo ha. Pagpapaalam ni Radit kay Troy. O sige, mag-ingat ka Miss Beautiful. Tugon naman ni Troy. Mabilis na naglakad si Radit hanggang sa makalapit siya sa kinatatayuan ni Elias. Ang aga-aga nakikipagharutan ka na sa pangit na yun. Ano namang panlaban nun sa akin? Biglang pagsusungit ni Elias nang makalapit si Radit sa kanya. Ngunit ganun na lang ang asar na nararamdaman ng lalaki nang nilampasan lang siya ni Radit. Hoy! Anak nang! Kinakausap pa kita! Bumalik rito hoy! Sunod-sunod na sigaw ni Elias habang hinahabol si Radit. Ngunit hindi niya ito naabutan. Sinunda na lamang ni Elias ang babae sa silid nito at pumasok agad na hindi man lang kumakatok. Sa silid ay naabutan ni Elias ang nakangiting si Radit. Oh, bakit nandito ka? Tanong ng babae. Layuan mong lalaking yun. Maotoridad na sambit ni Elias habang lumalapit kay Radit. Hala, bakit naman? Nangaasar na tanong ng babae. Dahil sinabi ko at wala kang ibang magagawa kundi ang sumunod. Ay wow, babysitter mo lang ako rito. Hindi alipin na kailangang sundin ang ipinag-uutos mo, sir. Tsaka bakit ko naman lalayuan si Troy? Eh natutuwa nga ako sa kanya eh. Ang sweet kaya niya. Dahil sa sinabi ni Radit, mabilis na lumapit si Elias sa kinatatayuan ng dalaga, kaya agad ring napaatras nang wala sa oras si Radit. Tayuan mo siya. Kung ayaw mong mawala ng trabaho ang lalaking yun, naiintindihan mo? At bakit ko naman gagawin yun? Mukhang may gusto sa akin si Troy, kaya mahirap siyang layuan. Kasi paniguradong siya ang lalapit sa akin. Inis na inis Elias sa mga sinasagot ni Radit sa kanya. Umiigting na rin ang panga ng lalaki.
hanggang sa wakas ay nagdikit na ang likuran ni Radit sa pader. Mabilis na hinarang ni Elias ang kaniyang kamay upang hindi makatakas si Radit sa pangko-corner ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Radit. Teka lang, ano naman to? Kinakabahang tanong ng dalaga. You're mine, Radit. Biglang sambit ni Elias. Ah? Ano? Kailan pa? Tanong muli ng babae habang nilalabanan ang matinding kaba sa kaniyang puso. Since the day I feel something towards you, sambit ng lalaki. Ha? Huh? Anong pinagsasabi mo? Don't you get it, woman? Hindi. Bakit ba, sir? I think I'm falling in love with you, Radit. Otomatikong napahinto sa paghinga ang babae dahil sa kaniyang narinig. Sobrang bilis na ng tibok ng kaniyang puso habang nagtatagpo ang mga mata nila ni Elias. Habang nanlalaki ang mga mata ni Radit, ay kumukunot naman ang noonang lalaki. Ano yun ulit, sir? Tanong ni Radit upang makasiguro kung tama ba ang narinig niya. Damn it! Mahal kita, okay? I love you. I love you so much. Kaya akin ka lang at lumayo-layo ka kay Troy at sa iba pang ulupong dyan sa paligid. Seryosong saad ni Elias. Para namang may paru-parong nagsiliparan sa tiyan ni Radit dahil sa matinding kilig na kaniyang nararamdaman. Now answer me. Gusto mo rin ba ako? Tanong ng lalaki habang nakatitig pa rin sa mga mata ni Radit. Hindi agad nakasagot ang babae sa tanong na iyon. Teka lang ha, pag-iisipan ko muna. Gusto ko na ng sagot ngayon din. Ay wow, nagmamadali ka? May lakad ka ba ngayon? Kung makahingi ng sagot, parang hindi ako sinampal ng kahapon ng love at a girl who has a special place in my heart ah. Mula sa pangungunot ng noo ay napalitan ng isang nakakalokong ngisi ang mukha ni Elias. Bakit? Nagsiselos ka ba? Pang-aasar na nga ni Elias kay Radit. Ano? Ako? Nagsiselos? Kanino? Sa babaeng yun na mas maganda pa naman ako. No way. Tsaka bakit naman ako magsiselos sa kanya? Ngumisi na naman si Elias dahil sa obvious na tugon ni Radit. Aaminin mong nagsiselos ka sa kanya o hahalikan kita? Mamili ka. Tila napako si Radit sa kaniyang kinatatayuan at lalong nanlaki ang kaniyang mga mata. Hindi inaasahan ng babae ang sinabing iyon ni Elias sa kanya. Hindi ako nagsiselos. Dahil sa maling isinagot ni Radit, mabilis na kumilos si Elias at sinakop na nga niya ang malambot na labi ng babae. Tagumpay niyang hinalikan si Radit at hindi na malaman ng babae kung ano ang nararapat niyang gawin. Dahil sa mga oras na ito ay tila nawawala na sa tamang pag-iisip si Radit. Now, aamin ka? O hahalikan kita ulit? Muling tanong ni Elias habang nakangiti na ng matamis sa pagkakataong ito. Oo na! Nagsiselos na ako. Pero alam ko namang wala akong karapatan kasi isa lang naman akong babysitter dito sa pamamahay mo. Saglit na tumahimik ang dalawa. Ngunit ang susunod na ngang mga salita na lumalabas sa bibig ni Elias ay gumunaw sa mundo ni Radit. Hindi ka lang isang babysitter dito, Radit. Ikaw ang ina ng aking anak at ikaw ang laman ng puso ko. Muntik nang mawala ng balanse si Radit dahil sa kaniyang narinig. Ano? Anong ibig mong sabihin, Elias? Bumuntong hininga muna si Elias bago sumagot. Matagal ko nang alam na ikaw ang tunay na ina ni Petal. Kaya nung nakita kitang nag-a-apply bilang babysitter, ay sinabihan ko agad si Manang Sali na tanggapin ka. Halos lumuwa na ang mga mata ni Radit dahil sa panlalaki nito. Gulat na gulat ang babae sa mga sinasabi ni Elias. Pero, paano mo nalaman? May CCTV sa labas ng mansyon ko. Tinignan ko kung sino nag-iwan ng sanggol dun. Mabuti na lang at nagpalingalinga ka sa paligid. Kaya nakita ko ang mukha mo. Hindi nakaimik si Radit. Pakiramdam niya ay para na siyang nilalamon ng lupa dahil sa hindi maintindihan ng pakiramdam. Hindi alam ni Radit kung paano magpaliwanag si Elias. Mula nung nalaman ko kung sino ka, pina-background check kita at alam ko ang buong kwento ng buhay mo. Wala na talagang ibang salitang lumalabas sa bibig ni Radit, kundi ang mga katagang, I'm so sorry. Muntik pa ngang maluha ng labis ang babae. Ngunit agad na pinawi ni Elias ang ilang butil ng luhang dumaloy sa pisngi ng dalaga. Shh, don't worry. Mula pa noon ay mahal na kita, okay? I love you. Kaya sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo rin ba ako? Doon na napatango si Radit. Oo. Mahal kita. Mahal na kita, Elias.
Dahil sa matamis na sagot ni Radit, agad siyang niyakap ng mahigpit ni Elias at saka hinalikan sa noo ang babae. Saka muli itong niyakap. Sinabi mo yan ah, wala nang bawian. Mahal mo ako. Natutuwang saad ni Elias. Oo na, wala nang bawian. Mahal na kita. Natatawa namang tugon ni Radit. Ngunit maya-maya pa ay may biglang naalala ang babae. Teka nga lang, sino ba yung babae pinakilala mo sa akin kahapon? Pagmamalita pa ni Radit pagkatapos bumitiw sa mahigpit nilang yakapan. Natatawa naman si Elias sa nakakunot noong mukha ni Radit. She's my cousin. Cousin? Cousin ba yun? Sabi mo may special siya sa puso mo. Yes, she's really special to me. Kasi pinsan ko siya. Nag-iisa kong pinsan. Ganun? Paninigurado pa ng babae. Yes, maikli namang tugon ni Elias. Pero bakit? Bakit mo siya tinawag na love? Pinagluloko mo ba ako rito? Doon na natawa si Elias dahil sa tanong na yun ni Radit. Sagutin mo ko. Love ang pangalan niya. Her full name is Love Miracle. Hindi nakasagot si Radit. Kaya huwag ka nang magselos. Sa pinsan ko. Kasi matagal ka na rin niyang gustong makilala. Kinakwento kaya kita sa kanya? Hindi na mapigilan ni Radit ang ngumiti ng husto dahil sa sinabi ni Elias. Talaga ba? Tanong pa ng dalaga. Talagang talaga. Kung ganun. Edi, I love you. Ngumiti naman si Elias. I love you more, Mother of Petal. Gumanti naman ang ngiti si Radit dahil sa labis na kilig na nararamdaman niya. So, pwede na ba kitang ligawan? Nako, may nalalaman ka pang paganyan-ganyan? Oo na. Oo naman. Talaga? Oo nga. Wala nung bawian no? Biligawan ako ito. Mabilis at maingat na kinarga ni Elias si Petal na nakahiga sa kama. Gising na gising ang bata at nakangiti pa ito na tila ba alam niyang may magandang nangyayari sa pagitan ng kaniyang ina at ng kaniyang adopted father. Baby Petal, niligawan ko na ang mami mo ha. I'll make her fall in love with me harder. Tulungan mo ako para sagutin niya ako agad. Pakiusap pa ni Elias sa bata. Natatawa naman si Radit habang pinagmamasdan ang dalawa. Maya-maya pa ay hinawakan ng kabilang kamay ni Elias ang kamay ni Radit saka dinala ang babae sa labas. Tuloy ay para silang mag-asawang tingnan. Nakasalubong nila si Manang Sally sa hallway at pangitingiti naman ang mayordoma. Tila alam nito kung ano ang mga kaganapan sa mansyong ito. Manang, paki-gather mo lahat ng maid natin. Driver, cook at hardinero sa living room. May special announcement lang ako. Saan ni Elias? Hala, anong announcement iyan? Takang tanong ni Radit kahit na mayroon naman siyang ideya. Apo, Sir Elias, masusunod po. Magalang na tugon ni Manang Sally saka nakangiting umalis at sinunod ang utos. Pagkarating nila sa living room, naroon na ang lahat ng kasama ni Elias sa mansyon. Habang papalapit sila sa lipon ng mga trabahante ng mansyon, palaki naman ang palaki ang mga mata at bibig ng lahat, maliban kay Manang Sally. Dahil sa nasasaksihan nilang holding hands. Teka, anong ibig sabihin nito? Ito bang special announcement na sinasabi mo, Manang? Teka lang, hindi ako ready. May progress na palahang love story ng boss natin. Naku, mukhang masaya to. Nangangamoy in love ang buong mansyon. Inlan lang ito sa mga bulong-bulungan na hindi nakatakas sa pandinig ni Radit nang sila'y nasa harapan na nga ng lahat. Nandito na ba ang lahat? Panimula ni Elias habang si Radit ay hiyang-hiya na. Tinangkang bitawa ni Radit ang kamay ni Elias sa kanya ng pagkakahawak. Ngunit hindi ito binibitawa ng lalaki. Opo sir, nandito na. Sagot ni Manang Sally. Uy, ano bang gagawin mo? Nakakaya sa kanila. Bulong ni Radit, ngunit nagbibingi-bingihan naman si Elias habang nakangiti. Maya-maya pa, ay biglang inangat ni Elias ang magkahawak nilang kamay ni Radit. Ang mga nasa harapan nila ay halos hindi na makahinga dahil sa kilig. OMG! Magpapakasal na yata ang boss natin. Bulong pa ng isang maid. Nakikita niyo ba to? Seryosong tanong ni Elias tungkol sa kamay nila ni Radit na magkahawak. Apo sir! Sabay-sabay na sagot ng mga trabahante. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na mula ngayon, tatawagin niyo ng ma'am si Radit dahil hindi na siya isang babysitter dito, kundi ang magiging asawa ko. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Elias. Ano? Mapapangasawa mo?
ni hindi mo nga nililigawan tapos mapapangasawa na agad. Masyado ka naman yatang advance, singhal ni Radit. Saan pa ba tayo patutungo? Doon lang din naman. Nakakunot noon namang sagot ni Elias habang nag-e-enjoy naman ang mga trabahante sa panonood sa kanilang dalawa. Ligawan mo muna ako. Hindi pa nga kita boyfriend eh. Kaya ko nga ina-announce ito kasi ililigawan na kita mula ngayon para naman hindi ka magtatangkayang isarian sa paligid na agawin ka mula sa akin. Pagpaparinig pa ni Elias kay Troy, bahagya namang natawa ang hardinero dahil sa sinabi ni Elias. Huwag po kayo mag-alala, sir. May girlfriend naman talaga ako. Sinadya ko lang na pagsilosin kayo para kumilos na kayo. Ang bagal nyo kasi. Halata namang may nararamdaman kayo sa isa't isa pero hindi pa kasi mag-amin. Kaya gumawa na ako ng hakbang para sa inyo. Mahabang paliwanag ni Troy, hindi naman nakaimik sina Radit at Elias. Naku, pinagtitripan mo lang pala kami. Saad ni Radit. Hindi po ma'am, gusto ko lang talagang sumaya na kayong pareho. Natatawa namang tugon ni Troy. Tumahimik na nga kayo. Gusto ko ring ipaalam sa lahat na si Radit ang tunay na ina ni Petal. Paano nangyari yon? Panoorin nyo na lang kay Manang Sally ang copy ng CCTV. Gulat na gulat ang mga maid, driver at ang iba pa, maging si Radit, dahil sa sinabi ni Elias. Napapadalas yata ang paggugulat ni Elias sa mga oras na ito. Kaunti na lang talaga at aatakihin na sa puso si Radit dahil sa kanya. Para lang kasing nag-a-announce ng simpleng announcement si Elias. Gayong isa itong malaking sekreto para kay Radit. Gayon paman, labis na nagagalak ang puso ni Radit dahil sa mga pangyayaring ito. Muli niyang naramdaman ang tunay na saya. Radit, biglang tawag ni Elias. Hmm? Gusto ko lang sabihin sa harapan nilang lahat na... Na... Ano yun? Na mahal kita. I love you, Radit. Kasabay ng panlalaki ng mga mata ni Radit ay ang paghiyawan at pagtilian ng lahat. Namumula na nga ang pisngi ni Radit dahil sa kilig na nararamdaman niya. Ano ka ba? May mga tao pa rito, oh. Saad ni Radit. Hindi yan ang sagot. Sagutin mo ng matino. Sinabi ko ito sa harapan nila kaya huwag kang unfair. Nakakunot noong wika ni Elias. Oo nga naman, Radit. Ma'am pala, huwag kayong unfair, ma'am. Natatawa na lang si Radit sa pagiging supportive ng mga kasamahan niya. Oo na, sigaw ng babae. I love you too, Elias. Pagkatapos banggitin ni Radit ang mga katagang iyon, ay halos mabingi na siya sa sigawan ng lahat sa loob ng mansyon. Walang masidlan ang tuwang nararamdaman ni Elias dahil rito. Kinuha muna ni Manang Sally si Baby Petal upang mayakap ng maayos ni Elias si Radit. Nauwi na nga sa isang mahigpit na yakapan at matamis na titigan sina Radit at Elias. Makalipas ang maraming buwan, sinagot na rin ni Radit si Elias at naging silang opisyal na magkasintahan ng dalawa. Naging masaya ang kanilang pagsasama at ang lahat ng pagsubok ay nagawa nilang lampasan. Sa ilang taon nilang pagsasama, napatunayan ni Radit at Elias kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Naging wife material si Radit para kay Elias at husband material naman si Elias. Hindi nagtagal, nagpropose ng kasalang lalaki kay Radit at wala nang pag-aalinlangan itong tinanggap ng babae. Walang masidlan ang sayang nararamdaman ng magkasintahan hanggang sa dumating ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Pakiramdam ng dalawa ay sila na ang pinakamasayang nilalang sa balat ng lupa. Naging perpekto ang kanilang church wedding. Bonggang-bongga ito. At ito na ang pinaka-memorable moment sa buhay nilang dalawa. Lumaki na rin si Petal. Kaya siya ang ring bearer sa kasal. Napakasaya ni Radit at Elias sa mga sandaling iyon. Naging palayo na rin ni Petal ang pangalan na Rose nang sabihin ni Radit ang tunay sanang pangalan ng bata. Han, bakit pala Petal ang pinangalan mo kay Rose? Nilagyan ko na nga ng bulaklak ng rosas yung basket kung saan ko siya nilagay noon para magkaroon kayo ng hint. Saad ni Radit habang nakahiga sa kama, katatapos lang ng kanilang honeymoon. Ang ganda kasi ng sanggol, kasing ganda niya ang petal ng rose na yon. Kaya petal lang ipinangalan ko. Tugon naman ni Elias sa kahinagkaan sa noo ang asawa. Napatango-tango na lang si Radit. Well, maganda pa rin naman ang pangalang petal. Yinink nga siya eh. Oo naman. Pero Han, bakit nga pala fluid mo mag-Tagalog? Eh, foreigner na foreigner ang mukha mo.
Pang foreigner na mata, ilong, kilay, labi, kulay ng balat, tangkad at marami pang iba. Wala kang bahid ng pagka-Pinoy. Pero ang galing mong magsalita ng Tagalog. Paano mo nagawa yun? Muling tanong ni Radid. Ngumiti muna si Elias bago sumagot. Wala naman kasi talaga akong dugong Pinoy. I am a pure American. Dito lang talaga ako ipinanganak sa Pilipinas. At dito na rin lumaki. That's why, kuhang-kuha ko na ang accent at culture dito. Kasi ito ang environment na sumalubong sa akin pagkapaanak ko pa lang. Mahabang paliwanag ni Elias. Kaya naman pala. I love you, Radit, my wife. Biglang sabi ni Elias kaya bahagyang nagulat at nakilig si Radit. Sino ba naman kasi ang hindi kikiligin kung biglang mag-I love you ang kausap mo sa gitna ng seryoso ninyong usapan? Oo naman, parang tanga. Kinikilig pa nga ang sambit ng babae. Aba, namumula pa ang pisngi ng misis ko. Pangaasar pa ng lalaki. Anong namumula? Hindi oh. Mainit lang talaga ang paligid kaya medyo ganito ang kulay ng cheeks ko. Depensa naman ni Radit. Ang hina mo talagang magdahilanhan. Nasa kwarto kaya tayo. Nako ng aircon natin. Nilalamig nga ako eh. Nakangisi na nga si Elias habang tinitigan at giningisan ang kaniyang asawa. Eh sa nainitan ako eh. Talaga ba? Nainitan ka? Paano ba yan? Nilalamig ako. Baka pwede mong ishare sa akin yung init na yan. Kasabay ng malakas na pagtawa ni Elias ay ang malakas ding pagbatok ni Radit sa kanya. Ari naman. O ayan, yan ang napapala mo. Ang harot mo kasi. Huwag ka nang mag-aila pa, asawa ko. Alam ko namang gustong-gusto mo ang hinaharot kita. Hindi ko nga makasurvive ng isang araw na hindi ako hinaharot eh. Ay nako, ewan ko sa yung lalaki ka. Pagkatapos ng ilang minuto nilang pag-aasaran, ay naging tahimik bigla ang paligid dulot ng pagseseryoso ni Elias. I love you, Radit. Mahal na mahal kita. Naramdaman ni Radit ang pagiging seryoso ng kaniyang asawa, lalo na't nakatitig ng malalim ang lalaki sa kaniyang mga mata. Kaya sa pagkakataong ito, ay tumugon na si Radit. I love you too, Elias. Mahal na mahal na mahal din kita. Malambing ang sagot ng babae. Pagkatapos tumugon ni Radit, ay dahan-dahang inilapit ni Elias ang kaniyang mukha sa mukha ng asawa hanggang sa naglapat ang mga labi nila sa isa't isa. Pinagsaluhan ng mag-asawa ang isang malalim at matamis na halik.